Hello, welcome to Madam PTV. Mga kasaltik, ito na naman po ang ating reading para sa mga air sign. Okay? Gemini, Libra, Aquarius. Take what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. And, syempre, general love reading ito. Bala ka na maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles. At saka, syempre, sa mga hindi pa nakakaalam, this channel is a comedy channel. Diyos me, magbabanggit tayo ng mga jokes dito to spread positivity. Ha? Kasi yung iba dyan, mga malulungkot, nalulumbay. Gusto naman nila maging masaya. So, gumawa ako ng channel para doon sa mga yon. And so, yung tarot reading na ginagawa natin dito, medyo hindi serious, no? So, kung gusto mo ng seryoso, doon ka sa Unicorn Princess Tarot. Ayan, may mga reading din tayo dyan for air sign. Feel free to check it out, okay? So, kukunin mo na muna natin yung energy ng person mo. Okay? So, sa side ng person mo, we have here 10 of Pentacles, Knight of Swords. Wow, may pagpipigil. Tawang-tawa na naman ako dito sa person mo, guys. Ha? So, this is for your person, air sign. Sa side mo naman, what do we have here for your side? What do we have here for our air sign? Okay. So, we do have here 9 of Swords, 10 of Wands. Tapos, may lumabas pa na isa. Wow! 8 of Cups. So, that is Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces. So, yun yung lumabas dito. Ay, lahat ng sign pala nandito. Okay. So, never mind the zodiac sign, ha? Ano lang yon, energy lang yung pinipick up natin and hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. May gusto dito mag-reach out, no? Gemini, Libra, Aquarius, iyan. Yung sign mo, ikaw yung nagpipigil na nakikita ko dito. Yung person mo, nagpipigil din. Maaaring ikaw yung stuck sa situation, hindi ka makaalis. And yung person would like to reach out, pero mas nauuna sa... Alam mo yun, nagpipigil ka. Nagpipigil din siya. Pareho kayo nagpipigil. Ano kayo, mga tibe? Yun, totoo. Nagpipigil ka sa sitwasyon mo kasi hindi ka makaalis, pero although gusto mo talagang makita yung person mo na gumawa ng action papunta sa'yo, eh yung person mo ganun din, tibe rin. So, pareho kayong tibe. Para kayong mga tibing nag-aalaman pa kung sinong unang lalabas. Okay? And with the 10 of Pentacles, this is some kind of an ending. Pareho kayo, no? You might be dealing with your soulmate here. Actually, yung iba, pwedeng twin flame pa nga eh. Kasi you are mirroring each other. Okay? Meron akong mirror na nakikita dito. Yung parang kung ano yung nangyayari sa kanya or ano yung iniisip niya, ganun din yung iniisip mo. Di pareho nga kayong mga tibe. Diba? Imagine. And, oh, sorry. Nagalaw ko yung camera. Siyempre, kukuha pa tayo ng cards, no? What do we have here for our air sign? May gusto siyang sabihin sa'yo. Kaya lang hindi niya masabi eh. Kasi hindi niya alam kung ano yung... Kung... Alam mo, yeah, we have your mirror. You might be dealing with your twin flame. No? And there's unconditional love. Sobra-sobrang pagmamahal na nararamdaman ito. Ang problema, hindi siya kasi sure kung sasabihin niya, eh, masusuklian ba ng tama? Or may maisusukli ka rin ba? Parang ayaw niyang mag-expect. Kaya natatakot siya. Medyo may takot dito eh. Yung iba sa inyo, pwedeng nakakatakot talaga yung mukha mo, lalo na pag nakasimangot kang ganyan. Yung mga kilay mo nagsasalubong. Minsan, hindi pa nga pantay yung kilay. Kung makasalubong, alam mo, wow. Kala mo, pinatatuan sa pretty looks. O, di ba? May pagbanggit pa ng spa eh, no? Ayan. So, yeah, medyo may takot sa'yo yung person mo. Ewan ko ba kung anong ginawa mo dito sa person to, laki na takot sa'yo, no? Yung totoo, te. Bakit takot sa'yo yung person mo? Kaya siya natatakot eh. Hindi siya, maaaring... We have your boat. Okay, so tingin niya, for you, it's over. Okay, or maaaring,
nagkaroon na ng closure yung iba sa inyo, or maaaring nakikita niya na naka-move on ka na, so this could be your ex, or yeah. Pero ang totoo niyan, some of you might be stuck in a karmic relationship. Or you're letting go kasi mas minamahal mo ngayon yung sarili mo. Or mas nararamdaman mong dapat mong mahalin yung mga bagay sa paligid mo and not this person. Pero siya, gusto niya bumalik. Kaya lang, medyo bahag ang buntot niya ngayon. Ah, diba? And sa side mo naman, para ka rin namang hindi na-injectionan. Ang nakukuhang energy ng person mo, alam mo yon, kumbaga sa aso ng kapitbahay, ikaw yung aso. Hindi siya makalapit. Nakalagay, beware. Kasi pag lumapit siya, may kakahol. And parang ikaw yung energy na yon. Gets? I mean, possible na minsan na nag-reach out itong person na ito, tas ikaw naman, yan. Gets? Yung iba lang naman yon. Or yung iba naman talaga, pwedeng stuck na sa, hindi naman, yung iba pwedeng hindi naman karmic relationship eh. Possible lang talaga na natuto ka na. Kasi pag dumaan ka sa karma, pag once na naranasan mo yung karma, marami ka matututunan. And pwedeng ngayon, yung kaya ka may pagpipigil or kaya may pag-stop dito sa energy mo is because marami ka natutunan. And marami kang ambisyon na gusto pang ma-achieve. Gusto mong i-build yung sarili mo, yung future mo, and maaaring yung focus mo na andon. And we have your date. Yung iba sa inyo, you might be dealing with another person, new person, ganyan. Or you're finding your peace, happiness. Oh, parang may nakikita ko dito mga naka-brace. Wow. Ganda, naka-brace ha. Yan. And we have here sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Okay. I feel like you're cutting this person off. Alam mo yun, yung kina-cut out mo siya. Kumaga parang mo siyang tinutulian. Tinatanggal mo yung... Ay. Ba't ba ang dami kong alam? Yung totoo. Hindi. Yung nakikita ko kasi dito... Kanya si the rose, o, diba? Parang pinuputol siya, diba? Yun yung energy ng the sword and rose for me. It feels like kina-cut off mo na itong person na ito. And, yung person mo naman, alamin natin ha, may mga person ditong assuming. Gusto niya mag-reach out, oh, 7 of Wands. Ayan, taray naman, te. Bakit may pagganon? Yeah! Yeah. Teka lang ha. Nawiwindang ako dito sa person mo. The Chariot is here. Cancer energy. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Alam mo yon, very open yung person mo na ito. Yeah, you might be really stuck with your karma. May iba sa inyo, pwedeng may mga pinagdadaanan ka ngayon. Hindi man tao, pwedeng specific na pangyayari sa buhay mo. Or pwedeng tao rin. O, yung iba sa inyo. Diba? Taray nung may mga taong ano, karmic person dito, ha? Ba't nakikita natin dito, you are willing to take a risk, eh? Willing ka mag-take ng risk. Yung iba sa inyo. Kung ikaw yung stuck dun sa karma mo, maaaring willing ka mag-take ng risk. Kaya lang, gusto mo naman ang actions of person mo, no? Gusto mo naman makita yung action. And eto na, ginagawa na or gagawin na ng person mo with the Chariot yung energy na niya dyan, kaya lang may nakaharang. Parang gusto niya sabihin, tabi ka dyan! Dataan ako! Pupunta ako doon sa person ko, hindi ako makalis-alis. Parang ganon. Okay? Masyado nagmamadali itong person mo, no? Ano to? Ba't nagmamadali siya? Pero takot na takot siya. Anong kinakatakutan niya sa'yo? May sungay ka ba, te? Okay. So, we do have here King of Pentacles. Ah, pwede siya mag-reach out dito. Pwedeng mag-offer siya ng something like may kinalaman sa money, okay? What's with the 9 of Pentacles? Pwedeng gamitin niya yun eh. Para ma-attract ka sa kanya. Wah! Pinagmukha ka pang pera, te. Hindi, pwedeng gamitin niya yun. Use this
ano to, mga kung ano yung nasa paligid niya na tingin niya makakatulong para makapagpa-reach out sa'yo. Hindi naman sa mukha kang pera, yung iba lang. Okay? Kalahati pera, kalahati tao. Ganun. Ganun yung pagmumukha. Pero hindi naman, okay lang yon. Hello? Sa panahon ngayon. And we have here Six of Wands, Aries, Leo, Sag energy, some kind of travel here. Parang to reach your dream. So, maaaring may idea siya so kung ano talaga yung gusto mo. And gusto niyang makatulong. Okay? Kaya lang, let's know more about this. The Fool. So, The Fool clarified by the Page of Pentacles. Kasi the Karma. Ayan. Ay, talaga, stuck ka te. Wala kang magawa. Eight of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Stuck ka talaga. Ano nga gawin mo? Nandiyan ka sa sitwasyon na hindi mo man gusto, pero you keep on rethinking and rethinking. E maaaring wala kang magawa kundi ipursige or ituloy-tuloy kung anong ginagawa mo ngayon kasi stuck ka. Yung iba sa inyo pwedeng isolated or dahil dito sa quarantine na ito. Nandito yung thoughts mo. Teka lang muna. Hindi tayo pwede magharot-harot ngayon. COVID na. May COVID. Hello? Eh, yung person mo hindi takot sa COVID. Mas natatakot siya sa African swine flu. Ah, diba? Bakit sa swine flu siya takot, te? Ano ba yung ano mo, yung person mo? Tao ba yan? Hindi, joke lang. Hindi, pwedeng meron dito mga person na may agriculture yung person mo, ah, diba? Or apektado sila sa mga ganong-ganong sitwasyon. Baka may pwesto sila sa palengke. Okay? Or amoy palengke lang yung person mo. Yan. So, nakikita na natin yung person mo na gusto talaga niyang gumawa ng movement. Kaya lang may takot talaga siya sa'yo. May COVID ka ba? Hindi, joke lang ha. O, wag naman sana ha. Please pray. Wag naman yan. Ikatok natin. Pero sa nakikita natin dito, you're really isolated kasi. Yung iba sa inyo, possible, no? Pero, I don't know. Pero yung iba sa inyo, you're being this kind of person na parang wala kang pakialam sa kanya ngayon. Kasi nga, ang focus mo, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, sa sarili mo eh. And parang tinitignan mo na lang itong person na ito na, kung magbabago ka, sige, fine. Baka bigyan kita ng chance. Kasi maaaring minsan na naging karma mo to. Pero kung ano, salta-salta lang, para lang sasaktan-saktan ka ulit, aba. Aba. Ay, yung iba sa inyo, nagiging OA dun sa part na yun. Yung wala pang ang ginagawa yung tao, iniisip mo na nasasaktan ka ulit. Nagkaroon ka lang ng idea na gustong bumalik dahil narinig mo sa mga tarot readers, itong person to gustong bumalik. Eh, ikaw, OA ka mag-isip. Iniisip mo agad, ay, sasaktan ako ulit niyan. Ayoko. Ah, di ba? Sa part na yun, naging OA ka naman sa part na yun. Ang saya-saya mo, te. Ayan, ha? So, kukuha pa ako ng more cards for you. Tignan natin. Kasi gusto talaga niya, ha? This person is watching you. Nandyan siya, lagi nakatingin. Oh, yeah. Death card is here. Scorpio energy. Ay, meron siya mga pinagbago. Totoo. Meron siya mga tinanggal na qualities na alam niyang ayaw mo. Wow! Taray, may pagbabago yung person niya. I'm seeing here the Wheel. Ayan. Tantarantan. Tarararan. Tantan. Tararan, taran. Tararan, tararan, tararan. Knight of Wands is here. Aries, Leo, Sag energy. Kung may pagkakalayo kayo nitong person na ito, gusto niya talaga mag-travel to see you. Or kung hindi man, talagang iiwan niya na yung mga bagay na hindi naging okay sa inyo. And with the Two of Wands, some kind of a decision na kailangan mong gawin. Wow! Bottom of the deck. Tingnan mo, Two of Cups.
relationship is coming. Ayan na. Kung single ka ngayon, napakaganda ng reading na to for you. High chance of a relationship. Yung iba sa inyo, high chance of pakipot. Yes, 2021 is the year of pakipot. Gagamitin mo itong taon na ito para magpakipot na magpakipot na magpakipot na magmukhang ipot yung person mo. Kakapakipot mo. Ayan o. Kasi you're being mature. Yung iba sa inyo, hindi ka naman nagmamadali. Ayaw mo naman din ang karelasyon. Yung iba, nagmamadali na. Atat na magkaroon ng karelasyon. Yung iba naman na currently in a relationship, possible na gusto mong magpakipot at magharot-harot lang. Ganun lang ang peng mo. Kasi nga, maaring natuto ka na. And with the King of Wands, yung iba sa inyo, you might be finding your stability, finding a job, or gustong maging mas better yung finances mo. So, yung focus mo is about money. Yan. O, di ba sabi ko sa iyo, yung mukha mo kalahating pera, kalahating tao. Ganon. And okay lang yon. Kasi, maaaring, nandun, naiisip-isip mo tong person nito, pero maaaring hinihintay mo rin siyang gumawa ng movement. Eh, yung person mo ayaw gumawa ng movement kasi nga parang ka daw may sungay, te. Yung sungay mo 3 inches each, yung isa alangan na nagiging 2.5, o, diba? Hindi pantay ang sungay. So that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo, and please click the like button, no, and comment down below. Ma-appreciate ko lahat ng yan. Yung mga magdi-dislike, gets ko na yun. May mga may sungay dyan, yun na yun. That's it for now. I love you all and bye-bye.